Magandang gabi para sa mga nagbabagang balita. Former President Fidel V. Ramos, isang malaking hatak daw bababa sa administrasyon ang pagkakaliko kay Marcos sa nilingin ng mga bayan. Sa Scotland naman, isang babae ang patay ng dahil sa sobrang labi. Balitang showbiz, Alda Blisken at J.Din wala sa listahan ng pasok sa MMFL. San Sebastian, pinalo ang buwa sa volleyball. Lahat ng iyan pangatutukan sa pagbabalik ng 24 horas. Get fresh, gotta get fresh. Loudies do boom, boom, pow. Down and boom, boom, pow. Amoy isda, usok o pawis. No match a bottle, downy. Downy, improve the step. Protects my clothes better. Powerful, bungo now. Sound you downies, boom, boom, pow. Get fresh, boom, boom, pow. Downies do boom, boom, pow. Baho, e boom, boom, boom. How powerful, bungo. Downies, boom, boom, pow. Is your child school ready? The 10 signs on Facebook. Malaking hatak raw pababa sa Administrasyong Duterte ang pagkakaliko kay Marcos sa nilingin ng mga bayan. At ito ay ayon sa ating dating Pangulong Fidel V. Ramos. Naglagablab ang protesta laban sa gobyerno. Ipinahayag nila ang kanilang damdamin tungkol sa iba't ibang isyu, ang pagtaas ng presyo ng gasolina at presyo ng mga bilihin, ang pananatili ng mga base militar ng Estados Unidos sa lupaing Pilipino. Ang mga biktima ng mga nawalan ng karapatang pantao noon ay nasindak sa pagbabalibing kay Marcos sa himlayan ng mga bayan. Ang desisyon ng Korte Suprema na pabor dito ay nasa ilalim pa rin ng motion for reconsideration. Sa isang news conference na dinuluhan ng dating Pangulong Ramos, sinabi niya rito na hindi lamang mga taga-suporta ang mawawala sa ating Pangulong Duterte, maging mga kaibigan. My support is always there. I've said it. I said I support you, Mr. President, because you are the team leader. But my bigger support, my supreme loyalty is to the Philippine team. Numbering 101.5 billion people. Andun ako. What are your fears? Bakit? Bakit ko sinasabi yan? Although I could be called as being instrumental in convincing him to run for the presidency, there were others, so many others, especially those around him in his hometown, and also provided financial support. Now, please note again, for the record, when did I first go to Davao City, and during that visit, because there was another mission, but that was a secondary mission, meeting him and convincing him to run. What was the main mission? It was the hosting by Davao of the trade exhibition of Bimpiaga, hosted by the Philippines. Ano yung Bimpiaga? Bimpiaga. Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia, Brunei area. Very good. Tama. Magaling tingin mo. Galing na mga millennial. Ha? Ikaw, hindi mo na kaya. Tama na. So, in regard to the question, you must understand that I have been very compliant with what he was doing during his first 100 days, which ended on the 7th of October after June 30, 2016. But, sino tika bulletin dito? Yung paalis na sir. Hoy, break.
I said, our Philippine team is losing ground. I did not praise him unlike all of you, except one. And I followed it up with the symbolism of that ship, Pilipinas. We are all on board, including the foreigners who have invested here or retired here, including the little kiddies, including the honeymooners like you. Because you still have unborn children on board the ship. But suppose the ship sinks. You know how to swim? Are you suffering from seller's remorse now? Sandali lang. Are Do you know how to that swim? You convince him to run? Do you know how to swim? No, sir. No, we'll teach you. You know how to swim? Yeah, but how about your unborn baby? Does he know how to swim? How about the little toddlers? Know how to swim? No. Lubog tayo lahat kung lumubog yung barko natin. Now, the job of a president, and this will answer your question, is to lead the whole team, the whole ship, the whole country to a better future. Yun ang hangarin lang lahat ng mga Pilipino. Young or old, of whatever ethnic origin, provincia, city boy, Ilocano, Davao, Pangaratok, Bisaya, iisa ang hangarin natin na sana kayong mga kabataan ay hindi na magkaroon ng problema kagaya namin ngayon sa edad namin. Smooth sailing na dapat kayo lahat. Which is also the aspiration of the United Nations in their 2015 resolution with 2030 as the first deadline. Please note that that kind of a project by the UN will cost, and this is from Ban Ki-moon, $3.5 trillion to $5.0 trillion every year, which means that everybody must contribute something according to his or her socioeconomic status. So let's not forget the big picture. Okay. Moderator. Moderator. Sir, si Jonah Villalba. Sir, good afternoon. I'm Jonah from Asahi Shimbun. There are calls for protests against the burial of Sister Marcos. One, do you agree that this is a way to express the people's disapproval of what happened? Do I agree with the protest? Of course. This is a democracy. It's a free country. Will you show up and join them? You do not feel that it will cause more division in society? Sandali lang, you're also interrupting. Come here. I will make you my successor. You are entitled to be one. Kuya, ha? Nung araw, 1986, ang lakas ko. I was there. But that was 30 years ago. Ngayon, may natuhod ko. Isang kidney ko, mayroon akong pacemaker, mayroon carotid. My blood pressure is 195 over 100. But I'm still working because of you, Kuya. Look, of course, they are entitled to protest. Do you think it will cause more division in society if people would continue protesting the burial that's already happened? No, you must understand that that is just a happening and a series of happenings. The armed forces, including the national police, some only, not everybody, is a step backward for this administration in the sense that they are losing support. They're losing friends. One of the best practices I want you to remember, and please transmit this to the next presidential candidate, 2022. Do not vote for me in 2022 because I might win. Sino yung tumawa rito? Sino yung tumawa? Ay, premio, premio, premio. Oh, ikaw na.
This is the kasunduan, ha? Oh, yeah. Ang ganda yan. Anyway, panalo ka na. Anyway. No, no. Let me amplify. Going back to the edge of people power revolution. Kakaunti lang kami. Sa umpisa. Kasi tatakot ang mga tao eh. But there were the rams. There were the families of the soldiers in Camp Krame who defended the 8 gates. There were the priests and the nuns who pushed the tanks away there in Ortigas. And there were other media, political, business leaders, as you said, joined us at EDSA until the number reached 1 million. Punong-puno mula sa Cubao hanggang doon sa lagpas ng Ortigas. Solid. But we were vulnerable to air attacks. We were vulnerable to armor attacks. We were vulnerable to artillery and mortar attacks. We were vulnerable to infiltration by the scout rangers that were coming through several avenues. We were vulnerable, period. Pero we counted on the intervention of a divine commander-in-chief up there. And thanks God, he did. Kaya nagtagumpay tayo. Follow up po. Okay. You mentioned earlier that you have a bad hip and you have a pacemaker, and it was 30 years since the 1986 People Power. But will you join the protests that are being scheduled against the Marcos burial? And second question, sir. No, take one. Let me answer that one. Will I join the protest? This press conference is the biggest protest you can think of. Think about it. I have joined every EDSA reenactment where the soldiers and the policemen and their families, plus the Cadis and the Embrada girls and the golfers there in Camp Aguinaldo, marched to meet the civilians who also volunteered and laid down their lives, headed by the late Butch Aquino. Yan ang tawag ng salubungan. But today, my dear friends, I am undergoing 3 medical processes. I may be cleared, but I am not so sure. But I say that, please consider this my own protest. Second follow-up lang, sir. Moderator. Moderator, sir. Follow-up. Sir, inquirer, sir, si Joy. Then, you had 2 already, 2 follow-up. Okay, next one. No. Oh, yeah, okay. She hasn't asked any question yet. How would you describe now your relationship with Mr. Duterte? Say again, please. How would you describe your relationship now with Mr. Duterte? My relation to? With relationship President with Duterte now. As I told you, I still support him. But my greater support, my greater loyalty, my greater effort is with the bigger Philippine team of 101.5 million people, because we must produce a quality population of young people who are competitive like you. You can face any other young person in the world for a job and the Filipino will win it in the same discipline. Ganyan tayo. This was our motivation in 1986. We also asked, sino nakakalam ng Arab Spring dito? Okay. When? 2 years ago. 2011. Saan ako pisa? No. Tunisia. And then? Egypt. And then Libya. And then Yemen. And then Bahrain. Although it didn't consider. Ano ang dulo niyan? Syria. Ano sinasabi natin sa kanila? Hey, you guys, you follow the Philippine example. Regime change without any violence, but by the fortitude, the teamwork, the determination
and the backbones of the people. Kayo, mga Tigron, you follow the same. Hindi, wala. Maraming patayan. Pati Tunisia. Pati Egypt. Tanggal si Mubarak. Libya. Patay si Gaddafi. Sino pamatay? Yung kanyang mga kapitbahay doon sa kanyang hometown. Sa galit nila. Syria, what's happening? Ano, meron? Ang meron? Aleppo. Syria. Hindi na ako nakatignan yung kutiko mo. Syria, dali, answer. Civil war. What is happening? Ilan ang patay? 400,000 people. Sinong pamatay? Mostly Syrians, killing Syrians. And out of that, how many migrants and refugees getting out of the place, including Iraq and part of Turkey? How many? Million. Yeah, more than. More than a million. Where are they going? Europe. Europe, yeah, okay. Led by Germany, Angela Merkel. Okay, ganun yan. Magbasa kayo. Yung tatay ko, journalist. Stringer for the bulletin as a working student studying law. He covered the colorum uprising in Tayo, Pangasinan. The colorum is not a bad word. It's now a bad word. The colorum stands for landless tenants. And they fought the Asinderos by taking over the PC camp in Tayo, Pangasinan. Many people were killed. But the farmers there in my eastern province district of Pangasinan were justified. That was former President Fidel Ramos speaking at a press briefing on the issue of the Marcos burial. He talked about an agreement in 1992 between the Marcos family and the government, saying that the remains of former President Ferdinand Marcos will be flown back to the Philippines from... Ayon naman kay Pangulong Duterte, nakasalukuyang nasa isang apex summit sa Lima, Peru. Hindi daw niya alam ang patungkol sa nasabing pagkakalibing kay Marcos. Hindi naman dinanggap ng Supreme Court ang petisyon patungkol sa pagpigil sa desisyon ng Pangulo. Sinakay naman sa isang helicopter ang mga labing ito mula sa Ilocos Norte. Isa si Ramos sa mga susi ng mapayapang People Power Revolution at tumalikod lamang siya kay Marcos matapos siyang maging Chief of the Philippine Constabulary. Pero sa kabila noon na hindi pa nito nagsisisi si Ramos na si Duterte ang talukuyang namumuno sa bansa. Susunod, isang matandang babae patay matapos na bigay sa Scotland. Sa balitang showbiz naman, Metro Manila Film Festival sumasabay na nga ba sa pagbabago? At sa balitang sports, Mapua natalo ng San Sebastian. Lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 Horas. Uy! Panda! Angie Panda! Bagay sa akin! Oh my panda! Dahil yan sa purong Ajinomoto na nagpapalitaw ng natural na sarap ng lutuin. Di ba, Aji Panda? My Aji Panda best noodle ever! Ajinomoto. Lollipop, lollipop, oh la 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 la. Sa Scotland naman, patay ang isang lola ng dahil sa freezing temperature. 10:30 a.m. nung nakaraang linggo nang makita ng mga pulis ang isang bangkay ng isang lola sa isang hardin sa Pollokfield area sa Glasgow. Hindi pa nisigurado ang mga pulis kung meron bang faulty na naganap at hindi rin sila sigurado kung gaano na kinagay ng bangkay ng siniguran.
Kasunod naman nangyari, ang mag-asawang sina Donald at Morag Macmillan na mula sa Western Isles ay ganito rin ang sinabi. Sila ay natagpuang patay sa labas ng kanilang bahay sa Gravier sa Lewis, Biyernes ng umaga. Ayon sa mga polis ay medyo magulo pa rin daw ang kabuuan ng pangyayari, ngunit magpapatuloy ang investigasyon. Malaking bahagi pa rin daw ng UK ang maapektuhan ng pagbundan. Lahat ng mga balita ang aming ihahayag pakatutukan nila lamang sa 24 Hours. Suot kay linis, walang mantsa kay bango. Mukhang nakalamang ito, may bonus sa bonus si Day. Nagbonus si Day, nagbonus si Day. 3-in-1, 3-in-1. Limang piso lang kay linis kay bango ng labadan ni Day. 5 pisong bonus lang naman, Diyos ko Day. Kahit di ka mag-bleach, kahit di ka mag-fabon, mabula ang bonus, marami pang nalalabhan. Mag-bonus na Day, mag-bonus na Day. 3-in-1, 3-in-1. 5 piso lang. Mag-bonus na Day, mag-bonus na Day. 3-in-1, 3-in-1. Murang-mura lang. Uy, pambihira. She's healthy, beautiful, and feel sexy sa tulong ng Myra. Its antioxidants work inside to help make cells healthy, kaya alagang holistic. Di ka lang maganda, healthy and feel sexy pa. Put the E in healthy, beauty and sexy with Myra. Trusted quality healthcare. Unilabyan. Hindi lang logo, pati mga nominated sa MFFF binago na. Kasama ngayon sa Magic 8 ang mga pelikulang kinabibilangan ni Nora Honor sa Kabisera, Paolo Ballesteros sa Die Beautiful at Eugene Domingo sa Ang Babae sa Septic Tank 2, Forever is Not Enough. Ang Babae sa Septic Tank ay nasira ang box office records in 2011, kaya hindi kagulat-gulat na masama ito dito ngayon. From the super duper ultra indie major critically acclaimed film of 2011. Miss Eugene! Direct! From the super duper ultra indie major critically acclaimed film of 2011. Nagustuhan niyo yung script? I love it! I adore it! Who's playing my husband? Jewel Tony. Isn't he a little mature for the role? Grabe naman to. Comes the hindi naman masyadong awaited sequel. Pero baka naman gusto niya mag-consider pa ng iba. Like who? Like Jericho. Rosales? Imagine me and Jericho? Yay! Eugene Domingo as Eugene Domingo as Romina. There are 3 levels of hugot known to man. Hugot level 3. Hugot lupasay level. I cannot love you anymore. Mamatay ako pag nawala ka. Ipakikrimate kita! Ang Babae sa Septic Tank 2, Forever is Not Enough. Written by Chris Martinez. Directed by Marlo Rivera. It's just a suggestion, Direk. I'm just an actress. Soon in cinemas! Milyon pa ang kailangan ng MMFF upang matulungan ang mga benepisyaryo nito, tulad ng Movies Worker Welfare Fund or MOWEL Fund, Motion Picture Anti-Piracy, Film Academy of the Philippines at Film Development Council of the Philippines. Ayon sa isa sa mga MFF committee members, hindi lang dapat tingnan yung technical excellence, dapat pati rin ang commercial value. Ayon kay Chongson, medyo wala pang kasiguraduhan pero sigurado may mapapala. Ayon naman kay veteran journalist Crispina Belen, kung hindi raw ito papanoorin ay hindi raw nila kawala iyon. Ang General Luna ay nagkaroon ng pagkabagsak sa simula, ngunit biglang bumangon. Siguradin nyo ng MMFF na matapos panoorin ay pag-iisipan at mabalitan muli ang mga pangyayari. Let's not put their efforts into vain. Let's give hashtag MMFF2015 a chance. Sa balitang sports, Papua, natalo ng San Sebastian.
sa punto sa 25-13, 25-17, 25-13, araw po mga ito sa St. Benito, St. Lions, Bayern, at San Pedro, Women's Division of the 92nd NCAA Bible League. Sa punto sa 25-13, 25-17, 25-13, para po mga ito, St. Benito, the Giants, Bayern, at San Pedro, the Women's Division of the 92nd NCAA Volleyball Tournament, sa Field Oil Time, Beach Center, San Juan City, sa Luna. Good reception there. Good coverage also by Roba. And that time, point naman para dito sa San Sebastian to stop the bleeding as we take to the first set. Doon nga titingnan nga natin, Michelle, as we take a look at that down the middle attack ni Joyce Santa Rita, who is their middle blocker, Feli. And yun nga, nabanggit nga natin. MVP Dresha Sultan, umina, di gaya ng kadalasan itong palo. Samantalang sina Catherine Villegas at Nika Marie Dalisay ang naglagay sa ladies tag sa second round. Ang Lady Cardinals na pinangungunahan ni Katrina Racelis, 8 points, nalaglag sa pangalawa nilang talo. At yan po ang mga balita ng aming atong hayan sa nakalipas sa 24 oras. Ako si Jem Eugenio. At ako naman po si Ayon Salamat. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Sa bisyong totoo lamang. At dahil hindi kami natutulog, nakatulog kami 24 oras.